July 2017. Ito yung date na nasa kalagitnaan ng free agency ang NBA. Sa pagkakataon na to ay nag-offer noon ng Detroit Pistons ng $80 million na kontrata sa loob ng 5 taon sa kanilang rising star, ang 8th overall pick ng 2013 NBA draft, si Kentavious Caldwell-Pope. Pero ang ginawa nitong si KCP ay tinanggihan niya ito dahil sa mas gusto niya ang mataas na kontrata. Kaya ang nangyari ay napalipat nga ito sa Los Angeles Lakers. Na ang kinalabasan ay hindi magandang desisyon yon para sa kanya. Una ay naging off the bench player siya dito sa Lakers habang tumatagal dahil sa mga nakuhang ibang key players tulad na lamang nito si Danny Green at Rajon Rondo. Parang naging role player na lamang siya dito kesa maging isang main man kahit andun pa si LeBron at si AD. Kaya para sa episode na to ay balikan natin ang naging kwento nitong si KCP, ang isa sa best player sa high school at college noon at isa sa tinuturing na best shooting guard sa amateur rank papasok dito sa NBA. Back to basic tayo mga pre para malaman natin kung gaano nga ba kagaling itong si Kentavious Caldwell-Pope at kung bakit siya pinili ng Detroit noon bilang 8th overall pick. Kaya simulan na natin. Si KCP ay nagmula sa Thomaston, Georgia, na noon ang lugar nila ay binubuo lamang ng isang maliit na community na mayroon lamang na 900 plus na pamilya. Sa lugar na yon ay may isang simbahan na tinatawag nilang Baptist Hill. May basketball court sa tabi noon na kung saan naglalaro ang mga bata. Ang ring ng basketball court na yon ay may tuturing na hindi na maganda ang kondisyon. May sira na ang net at luma na rin yung backboard. Tapos parang hindi natatagal kung araw-araw gagamitin. Dito nakilala ni KCP at kanyang mga kaibigan ang tinatawag nilang si Trio na nagpalit at nag-ayos ang basketball court na yon. At dito magsisimula ang kwento ni KCP. Kasama si Trio ay lagi silang nagpa-practice ng basketball araw-araw. Ang main focus doon ni KCP ay jump shot talaga. Dito din niya nakilala si Richard Carter, ang coach ng Greenville High School, kung saan nakilala niya itong si KCP ay medyo hindi pa ganun kahubog ang game nito. Magaling siyang umiscore lalo na yung jump shot dahil sa matagal nitong paglalaro sa Baptist Hill. Pero ang isang kapansin-pansin sa kanya ay yung matindi din ang kanyang depensa, lalo na sa perimeter. Naglaro si KCP noon para sa Greenville High School na kahit bago pa lang siya sa team ay number one player na agad siya dahil sa kanyang scoring at dahil din kay Richard Carter noon ay naging isang best player si KCP na may matinding depensa. Nakita ni Carter na si KCP ang magiging bagong star talaga ng team kahit freshman pa lang ito. Kinorek pa nga niya ang kanyang shooting form na isa sa mga naging depekto sa game nitong si KCP. Masasabi agad na isang complete player noon si Kentavious Caldwell-Pope sa high school dahil sa may offense at defense siya sa kanyang arsenal. Ayon din noon kay Coach Carter ay may kakaibang work ethic itong si KCP. Ang isa sa pinapractice niya noon ay ang pagtira ng palayo sa basket hanggang sa umabot ito sa may half court. Parang hindi na nga daw siya sumasablay noong mga time na yon. Pabirong sinabi pa nga noon ni Kentavious Caldwell-Pope sa kanya na kung papayagan ba siyang tumira sa may half court sa actual game. Sabi pa nga noon ni Richard Carter, kahit maganda ang pinapakita nitong si KCP nung freshman at sophomore year niya at may mataas ding ranking, ay nahihirapan naman ito makakuha ng mga offers noon sa mga powerhouse team dahil sa maliit lamang ang lugar nila at hindi masyadong kilala. Ang Greenville kasi ay isang public school na naglalaro lamang sa isang low-level tournament o mga panahon na yon. At dito si KCP ang nagpakilala sa kanila sa buong state ng Georgia. Si KCP noon ang isa sa best shooting guard sa high school na mula sa Georgia ay nakilala pa nga siya sa buong US at noon ay naging rank number 3 pa siya na may average na 30 points per game at nakakuha pa ng kanyang unang state championship. Dito din niya nakuha ang atensyon noon ng University of Georgia kung saan naman siya nag-commit para maglaro sa college. Nang senior year ay dito naman siya nag-average ng 31 points at 8 rebounds per game kasama pa ang kanyang ikalawang state championship. Nakasama din siya sa All-American selection, nakapaglaro para sa McDonald's All-American at Jordan Brand Classic. Sa 2011-2012 season ay nakasama niya sa batch na yon ng kapwa high prospect, si Bradleyville para sa Florida at si Anthony Davis naman para sa University of Kentucky. Sa Georgia ay naging starting shooting guard siya kung saan ay meron siyang 13 points at 5 rebounds per game kasama pa ang 30% mula sa 3-point area. Kilala din noon si KCP sa pagiging magaling na defender. Hindi man siya nakapasok noon sa March Madness ay nagstay muna siya dito ng isang season pa sa Georgia dahil na din sa 2012 draft class noon ay binubuo ng mga top rank prospect. Nang 2012-2013 season ay mas umangat pa nga ang average nitong si KCP na naging 18 points, 7 rebounds at 37% mula sa Beyond the Arc at nanalo pa nga siya bilang Conference Player of the Year.
Nag-advise pa noon si Richard Carter dito kay KCP na magstay muna ng isang taon para mag-evolve ang kanyang game sa pagiging isang consistent scorer. Bago siya pumasok sa NBA, sa paniniwala kasi ni Coach Richard Carter, kung aalis agad itong si KCP sa college ay mapipigilan ang kanyang development. Kung makakapaglaro pa nga sana ito ng isa o dalawang taon bago pumasok sa NBA ay magiging ready na talaga siya. Pero mas pinili pa rin ni KCP na sumali sa NBA draft ng 2013, kung saan naman ay kinuha siya ng Detroit Pistons bilang pangwalo sa seleksyon. Ng Summer League naman ay maganda ang naging performance nito para sa Pistons, na meron nga siyang 16 points at 7 rebounds per game. At dito niya napabilib si Stan Van Gundy, ang coach noon ng Detroit, dahil sa pagiging magaling nito na perimeter defender. Ang problema lang sa unang taon ni KCP sa Pistons ay andun pa si Rodney Stuckey, Josh Smith at Kyle Singler na naglalaro para sa kanila ng shooting guard at small forward position. Nakapag-start naman siya ng 41 games, kaya lang limited minutes lang ang binibigay sa kanya noong mga time na yon dahil sa mga players na nasa lineup. At ang primary weapon na ginagawa niya ay depensa lang at hindi talaga siya yung pang-score na. Nang mga sumunod na season naman dahil sa nawala sa lineup nila si Singler at itong si Stuckey, si KCP na naging full-time shooting guard para dito sa Detroit. Mas nabigyan na siya ng mas mahabang playing time na 31 minutes per game at dito nagkaroon siya ng high scoring game. Isa na dito na nagkaroon siya ng career high na 31 points laban noon sa Boston at isa sa best shooter ng Pistons noon mula sa Beyond the Arc. Ang 2015-16 season naman ang best year nito si KCP na nag-average nga siya noon ng 36 minutes per game na mayroong 14 points, 3 rebounds at 30% mula sa Beyond the Arc. Nasubukan din siya sa postseason na nag-average naman siya dito ng 40 minutes per game at nagkaroon ng 15 points at 44% mula sa 3-point area. Kaso tinalo naman sila ng Cleveland Cavaliers na pinapangunahan noon ni na Kevin Love, Kyrie at itong si LeBron James. Ang 2016-17 season naman ay maganda pa rin na nilalaro nitong si KCP para dito sa Detroit. Nagte-take over siya sa mga crucial minutes ng game. Isa na nga dito nung nakagawa siya ng tatlong sunod na 3-pointer sa laban ng Charlotte Hornets para makapag-force ng overtime at makakuha ng panalo para dito sa Pistons. Halos same numbers pa rin naman ang binibigay niya. Meron nga siyang 13 points, 3 rebounds at 35% mula sa 3-point area. Pagpasok ng 2017 free agency ay dito inopera ng Pistons si KCP ng $80 million sa loob niya ng 5 taon. Tinanggihan niya ito at gusto niya ng $100 million dahil sa tingin niya ay ito ang value niya sa ibang mga teams. Napapatak ngayon ng at least $20 million per year. Ang isa sa mga team noon na target itong si KCP ay ang Brooklyn Nets. Pero nag-offer kasi sila ng $106 million na kontrata sa free agent na si Otto Porter Jr. at iniintay nila kung matatapatan ba ito ng Wizards. Kaya hindi nila mailabas agad ang offer na $100 million para dito kay KCP. Ang ginawa noon ng Detroit ay tinrade itong si Marcus Morris papunta sa Boston Celtics kapalit itong si Avery Bradley at nirenounce nila ang rights kay KCP. Meaning, inalis na siya sa salary cap ng Pistons at mula sa restricted ay naging unrestricted free agent na itong si KCP na pwedeng hindi natapatan ng Detroit ang kontrata na ibibigay sa kanya ng ibang team. Kaya dito niya piniling sumali sa Los Angeles Lakers na may $18 million sa loob ng isang taon at ayon pa sa mga reports noon ay susubukan niyang mapataas ang kanyang value sa susunod na free agency kaya siya pumayag ng isang taon lang at dito siya nadisgrasya dahil sa maling decision making niya. Sa Lakers kasi ay okay naman ang numbers na binibigay niya. Pero hindi pa rin sapat para mapataas ang value niya sa susunod na free agency na nandun na nga si LeBron. Meron kasi mga times na hindi siya makapaglaro dahil sa hindi siya makaalis ng state ng California. Dahil sa 25 days detention niya nang mahuli siya sa Michigan na nagdadrive na nakainom. Nang 2018-19 season naman ay nagsign si LeBron sa Lakers at pumirma ulit itong si KCP ng $12 million. Mas mababa ng 6 na milyon kumpara sa nakaraang taon. Dahil na rin yon sa iisang agent lang sila ni LeBron, dito ay nag-decline ang laro niya kumpara last season dahil sa nabawasan ang paghawak at pagkontrol niya sa bola dahil noon ang Lakers ay meron ng first option at ito nga ay si LeBron. At dahil dyan ay lalong bumaba ang kontratang nakuha niya sa Lakers na meron na lamang $16 million sa loob ng dalawang season. Napapatak yun ng $8 million per year at may player option pa. Mula sana sa $16 million to $18 million kung tinanggap niya ang offer ng Pistons noon. So bakit ko hinighlight yan mga pre? Dahil ito sa sinasabing job security. Risky kasi yung ginawa ni KCP na pa isa-isang taon lang na pagpirma ng kontrata.
matapos, hindi pa niya nakuha ang expectation sa kanya at bumaba ngayon ang kanyang kontrata. Ang maganda na lang ay hindi siya nagkaroon ng injury tulad nito si DeMarcus Cousins, na mas lalala ang sitwasyon niya ngayon kung nagkataon. At ngayong 2020 ay lalong bumaba ang average nitong si KCP na mula sa 11 points per game ay naging 9 points per game na lang. Pero maganda pa rin naman ang kanyang 3-point percentage na maituturing na isang asset pa rin para sa ibang mga teams. So yan mga pre ang naging kwento nitong si KCP kung paano nagkaroon ng maling desisyon sa kanyang basketball career. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon ay iligay nyo na lamang sa comment section.